So ito yung luma natin, mga boss, no? Itong hindi pa natin na papalish, hindi pa natin naliha. So yan, tingnan nyo kung gaano ba ito kalabo, no? Yan, ang dilaw niya, mga boss. Tapos ang texture niya. Yan, tingnan nyo yung texture ng ating headlight. So sobrang dilaw. So kung mapapansin nyo, mga boss, ang ganda na ng resulta ng ating ginawang pagpakintab dito. So hello, mga boss, good day, welcome back again to my channel. Ngayong araw na to, mga boss, is gagawa tayo ng comparison kung paano ba lilinisan or pakintabin itong naninilaw na headlight ng ating mga sasakyan. So itong unit na to, mga boss, is old model to, 2003 pa. So kung makita nyo, naninilaw na siya, mga boss. Ayan, lapit natin ng konti. Ayan, manilaw na siya, mga boss. At saka hindi na makakita ang loob ng ating headlight. So kailangan pakintabin natin siya at i-restore. So ang gagamitin natin, mga boss, para pakintabin ang headlight na yan is ito lang. Ito yung kagaya ng mga social experiment na makikita natin sa YouTube. Ang iba ay gumagamit ng WD-40. Tapos susubukan ko rin gamitin sa pagpakintab itong metal polish na plates. And then, mga boss, itong usual na makikita natin sa mga pages or sa mga DIYer na gumagamit daw sila ng toothpaste na Colgate para pampakintab din sa ating mga headlights. At saka, mga boss, gagamit din tayo ng headlamp restorer na matagal ko nang nabili saka hindi ko pa nagamit. So yung iba, mga boss, ay gumagamit ng bapping compound pang pa-intab ng ating headlight. So wala akong nabiling bapping compound, mga boss, kaya ito ang gagamitin natin. Gagamit din ako, mga boss, ng tatlong pang bapping. So gagamit din tayo ng papel de liha, itong 1500 grade at saka 1000 grade. So mas maganda na liha talaga, mga boss, ay 2000 grade at saka 1500. So since walang available na 2000 grade dito sa amin ngayon, is itong 1500 at saka 1000 grade na lang ang gagamitin natin. And then, mga boss, gagamit din tayo ng angle grinder para mas madaling pakintabin yan at magagawa din tayo ng comparison na gagamit tayo ng fiber cloth. So ngayon, mga boss, ililihain natin siya ng 1000 grade. Ito yung unang pangliha natin, mga boss. Gagamit pala tayo ng tubig sa tuwing magliliha tayo. So with sanding tayo, mga boss. Ganito lang ang pagliha niya. So hindi natin isasama sa pagpakintab itong signal light. Itong headlight lang muna, mga boss, no? So tingnan nyo lang, mga boss, kung makuha nyo na itong talagang mga dumi or mga naninilaw na party ng buong headlight. Tsaka natin gagamitan ng 1500 grade. So, kung makita nyo, sana makita nyo itong linya na to, mga boss. Yan, mahirap tanggalin yan. Naninilaw pa. Dito sa kabila, mga boss, natanggal ko na. Yan. So, ito, tatanggalin ko pa to, mga boss. So, ito na yung naliha natin ng 1,000, mga boss, no? Itong basa pa siya. Tingnan nyo, mga boss. Yan, ang laki ng diferensya, no? So mamaya, mga boss, pakita ko naman sa inyo kapag tuyo na siya kung anong itsura niya. So ayan, mga boss, ito naman yung itsura ng ating niliha ng 1000 kapag tuyo na siya. Medyo malabo siya, mga boss, na kasi nga hindi na siya basa. So ngayon lilihain natin siya ng pang finishing itong 1.5 grade. 1.5. So, gaya pa rin ang dati, basa pa rin. So, ngayon, mga boss, ito yung naliha natin ng
1500 grade. Pagbasa pa siya mga boss, no? Yan. So, ito yung itsura mga boss. Nilihan natin ng 1.5 kapag tuyo na siya, no? Yan, tingnan nyo mga boss. Talagang makintab na talaga siya, di ba? So, ngayon, lalagyan natin siya ng tape mga boss, mga apat na tape para mag-divide sa kanya. Kasi nga, comparison itong gagawin natin para naman dito sa apat na klase na pang-bapping na gagamitin natin. So, mamaya. So, mga boss, magiging ganito ang ating setup. Ito yung gagamitan natin ng headlamp restorer. Ito naman yung gagamitan natin ng call gate. Ito yung sa flange. Saka ito yung sa WD-40 mga boss, no. At saka ito naman yung gagamitin natin na mga pang-bapping nila mga boss, no. Tag-iisa sila mga boss dito sa headlamp, call gate, at saka dito sa flange nga, metal polish. Dito sa WD-40 mga boss, gagamit tayo niyan ng fiber cloth lang. Yan, ito sa WD-40. So ngayon, unahin natin itong headlamp restorer. So mga boss, pasensya no, hindi magandang gamitin na yung grinder at saka itong pang-bapping mga boss na nabili ko sa Lazada. So ayan mga boss, oh, nakita nyo, nasusunog. Sunog yan mga boss, oh. So ngayon, pipilitin natin tanggalin to, tsaka magkakamay na lang tayo mga boss, no, gamit itong ating fiber cloth. Hopefully matanggal to mga boss, no. So lilihain ko muna siya mga boss. So yan mga boss, oh. Medyo nawala na siya, no. Buti na lang nakaya pang lihain. So yan na siya mga boss, konti na lang. So lihain lang natin ang lihain. Ngayon is 1500 na grate ang ginamit ko. Finishing na to. So ito na siya mga boss, oh. So hindi talaga matanggal itong konti na lang na nasunugan kanina. Titipan na lang natin to para mag-divide sila ng apat. Right. So ngayon mga boss, magsimula na tayo mag-popping. Kumunang-unahin natin. Paano lang mga boss, kamay. Tapos dito lang ang gagamitin muna natin. Tapos itong sa kabilang side para dito. Kung dito naman para dito at saka dito. Alright? Ano ba sa cellphone ni Paano? So ngayon mga boss, dito sa kabilang side gagamit tayo ng toothpaste, ng Colgate. Uy. Meron naman kulay puti mga boss.
So nagkamali tayo ng bili ng Colgate. Dapat yung walang mga ganito, palang calling crystal yata to. Yan o. So ngayon mga boss is gagamit tayo ng ibang klaseng toothpaste, hindi itong ganito. Ito naman, yung walang calling crystal effect. Konti lang. Mas punas lang mga boss ha. So marami din kasi nagsasabi na epektibo itong toothpaste na gamitin pang linis, no? Or pa pang kitab. So ngayon malalaman natin sa video natin ito kung alin talaga ang pinakamas magandang gamitin na pampakintab sa ating mga headlight. Magdagdag pa tayo ng pangalawa. Dito naman tayo sa metal polish na pledge. Pledge yata to. No, wala pang butas yan, bago kasi. So ngayon, ito yung ginamita natin kanina ng headlamp restorer. Dito tayo sa toothpaste. Tapos dito naman tayo sa pledge na side. So para walang paghalo na mangyari mga boss. Ay, nakandong ko na rin. Pero dito mag-cut. So, ngayon mga boss, ito na naman sa WD-40. So, yan. Spray lang natin. Tapos, ito mga boss. WD-40. Final natin siya. Punasan ko siya ng tuyo na basahan mga boss, no? So para makita nyo kung alin ba ang mas makintab. Tingnan nyo mga boss ha, kung saan ang mas makintab at mas magandang gamitin. Punasan lang natin para medyo matuyo siya at lumabas talaga ang kanyang tunay na ganda o kintab. So ayan. So ngayon, check nyo mga boss kung saan ba ang mas makintab. So, palapitan natin mga boss ha. So, ang ganda ng resulta mga boss, no? So, ito yung sa headlamp restorer. Yan. Ito naman yung sa toothpaste. Ito naman yung sa pledge na metal polish. Wow! At ito naman yung sa yan, WD-40 yan. WD-40 yan mga boss. So, kayo nang humusga mga boss kung saan ang mas makintab. Para sa akin mga boss, no? Kasi ako ang nakita dito sa actual. Halos parehas lang sila mga boss. Pero, medyo nag-glow talaga itong sa pledge na metal polish. Yan. Maganda talaga ang resulta niya. Makintab talaga siya mga boss. So, ngayon, tatanggalin natin. So, halos magkaparehas lang mga boss, no? Alright, ang ganda ng resulta.
dito na natin tatapusin ang video na to. Maraming salamat, at kung nagustuhan nyo at meron kayong nakuhang idea, paki-like, share, and subscribe para mas marami ang makakaalam. Maraming salamat mga boss. God bless and peace.